Mga kaponi, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ayan, at nagpe-prepare po tayo para sa ating ayuda ngayong araw sa tatlong seniors na bibisitahin natin. Shout out sa lahat ng mga sponsors natin. Thank you sa inyong patuloy na suporta. Pag-share ng blessings sa ating mga kababayan. Ayan, maganda yung ating panahon ngayon, kaponi. Summer na summer na. Pwede na tayo mag-swimming ulit. Shout out kay Tita Mel. Paparating na si Tita Mel, excited na tayo sa banding. Bye-bye. Bye-bye, Gavin. Bye-bye, Ate Iya. O, pinapabigay ni Tita Virginia, 500 pesos. At Ate Ruby, otig 500 daw kayo ni Pepa. Galing kay Tita Virginia. Thank you po, Tita Virginia, sa binigay niyo pong pagmamahal sa akin ni Tita Ruby. Hello, Tita Virginia. Maraming salamat po sa pag-share mo sa amin ng blessing. Salamat. Ang Diyos na lang po ang bahala magbalik sa kiliglig at umaapaw na blessings po sa iyo. Kiling ang ding. Boy. We take. Kamaya ha, kakanta tayo isa. Okay pa lang, sir. Ha? Okay pa. Ikaw yung ating senior eh. Ano? Yes, yes, yes. Mamaya na lang. Okay. Wala mang araw, ano? Sige. Nanay Marilyn, isa sa mga beneficiary po ng ating channel. Naglugaw lang kayo. Ang ganda yung sinasabi. Diba? Bakit? Wala bang trabaho si Ate Mila? Naglugaw lang sila. Naglugaw lang. Walang trabaho. Sino ang walang trabaho? Anak mo si Kuya. Wala kang trabaho, Kuya? Standby lang. Kailangan maghanap ng iba. Ikaw mo mabitak sa loob. Ano yun? Anong sinasabi ni Ate Mila? Tingnan mo siya. Anong sinasabi niya? Ano daw yun? Ay, nagwawali sa school. Tinatawag siya sa school. Nagkaano siya, ipapalinis, wawalis, nagdadamo. Limang araw bago siya bigyan ng sweldo niya. Bigyan siya 1,000. Bawat linggo ang sahod. Bawat linggo ang sahod. Bawat linggo, maganda na rin kahit paano, nakakapera siya. Wala naman yung asawa niya na naman, umuwi na. Umuwi yung asawa niya dito. Ano daw yun, nanay? Magdadamo daw siya. Magugas pag dilinis pa raw siya doon. Okay na yun. Basta may trabaho. Para may pera. Ganun talaga. Sikap-sikap lang. Nasira. Diba na ano yun? Nakikiling. Tatagilid. Naulan, nababasa. Gagawin sana itong bahay. Ito yung magawa. Wala nang pang gamit. Hindi matapos-tapos. Buti ginawan ka ng papag. Opo. Sino ang nagawa? Siya. Si kuya yung anak mo. Ginawa niya ako. Kasi
ano naman doon, hindi na pwede kami lumit din doon. Kanilang lalo talaga yung ginawa, oh. Maliit. Yung kanilang higaan. Ah, dito na rin kayo nakatira, kuya. Magkakawa mo na lang ng papag. Magkakasama na kayo. At least may ano na si nanay. Diyan. Ano lang ang pisa. Kain namin. Mamay na ko. Meron na sanang bakal, ano. Dito na ang bahay. Ito na. Diyan. Oh, meron ng semento. Asintada. Sahig dyan, sahig. Yan, ano yun? CR? Yan, si Ate Mila Kapone ay ano siya? Mute. Hindi siya makasalita. Kaya sign language na lang. Hi, baby. Tara, dito mainit. Pag nagkakapera daw sila, ayan, unti-unti nag-ano sila, nabili ng materials. Mahina ng pandinig niya, ano? An mga harting. Ayaw, tatambak niya doon sa gilid. Tatambak dyan. Kasi malalim pa doon eh. Humina ng pandinig mo. Oo, bakit ganun? Naano ako tsaka yung mga bubuto ko, nagtutunugan, oh. Dati naman nung kausap kita, hindi naman ganun kahina. Malakas-lakas pa yung pandinig mo. Nagtutunugan yung buto ko. Lahat, masakit. Masakit? Oo, lupa ko. Ang sakit na. Nanigas na yung paano na. Oo. Narinig mo? Oo, tumutunog nga. Tumutunog na buto ko. Tsaka lumiit na siya. Oo nga. Ewan ko, ba't nagkaganito to? Ba't ganun? Baka ako kainom pang paracetamol. Lagi ka nainom ng paracetamol? Araw-araw. Naku, wag yun. Kasi ano eh, ang sakit eh. Hindi mo makatulog pag hindi ako makainom. Masakit. Hirap ito. Masisira yung ano mo, kidney. Tapos, nag-check up naman siya sa barangay. Ay, binigay sa akin prednisone. Yan din iniinom ko. Para saan ba ang prednisone? Sa ano daw yun? Sa arthritis. Arthritis. Pati yung kamay mo. Sa maga daw. Masakit ito. Oh? Tumigas na din ito, oh. Hindi na nga ako makakahit. Yung subuan na lang nila ako. Hindi na makaano yung kamay ko, eh. Yung makaano ng kutsara. Tatagilid ng... Nahuhulog. Gumugulong. Ginawa ko tsara. Pag wala si susubo sa akin, yung kanin ginaganyan ko dyan. Dandahan. Dito. Napatong ko dito yung kanin. Kakain lang ako. Mahirap. Saka ako nasakit na to. Ganito. Lumala pa. Naglalagto ka na lahat ang mga bubuto ko. Nung nagpupunta kayo dito, wala pa yun eh. Ito lang yung bago. Lumutong. Siguro kakainom mo ng paracetamol. Oh, tumutong talaga. Oh, pati yung pandinig mo, apektado na siguro ng gamot. Huwag kang masyadong inom ng inom, kaya nakakasira sa katawan yan. Yung ano? Yung paracetamol, hindi yan maganda na araw-araw. Yung biniinom ko, ilang taon na yung ginagawa ko yan. Wala na akong mag... Ano yun? Mula nang mag-anong pandemic. Yan na, iniinom ko na yun eh. Pero isang beses lang na. Gabi bago matulog. Lahat katawa ko masakit. Pati dito sa likod. Ay, hirap. Talaga pag gabi, umiiyak ako. Aray, puro lang ako. Aray, magdamad. Hindi ako matulog ng maayos. Ha? May bitsure na daw siya. May sugat ka na sa likod? Sa pwit. May ano, may nagsusugat na kay isis ko. Saka may ano ko, iwan ko kung sisto o ano, may buko lang pwit ko. May buko lang pwit mo? Hindi naman siya masakit kahit ano nang dumudula pag umuto ako. Kaya lang, umaano sa pag-upo ko. Kumikis-kis?
Aba, ewan po ko na yan. Kung sis, ipinatikap ko na yan dyan sa ospital, sa ano. Eh sabi, sige, ito, inumin mo lang. Ito, inumin. Dalo bisos ako bumalik dyan. Yun, inirestaan ako ng antibiotics. Iniinom ko naman. Eh, di naman gumagaling, ganoon din. Sabi ko din siguro to ano talagang bukol. Ano siya, sis, siguro, sis. Baka gano'n diba, na. Diba, sis, hindi naman sakit yun yata. Inaano ko ng doktor, tingnan niya sana. Hindi naman tinitingnan ng doktor. Basta lang ako re-resitahan. Naku. Antibiotics. Hindi ko pwedeng inom ng inom. Kaya magkakaano yung organs mo, masisira. Ay, naku. Kaya iniinom ko na lang. Kaya resita man ng doktor. Nasaan na yung wheelchair mo? Andiyan sa pinaano ko sa gilid. Nakita ko talaga pera niya. Nag-ano pa yan, tapon, barbecue. Marami siyang sideline. Diyan, bibigyan mo siya 100. Basta pag ano, bibigyan mo si nanay pagkain niya. Ano na, pagsweldo niya raw? Pagsawad niya. Nabili naman siya ng pagkain. Na? Nabili siya ng pagkain ninyo. Nabili naman niya. Nabili yan. Ano daw kuya? Anong oh, sabi niya? Oh, pinagawa niya mamatay. Kasi hindi ko magkintindi na sa akin ha. Hindi okay yun. Ah. Nag-iwalay daw sila ng asawa niya. Ah, nag-iwalay na sila? Nag-away sila. Nag-awala ko umuwi nung ayaw December. Ayaw niya na rin mag-pediction. Kasama yun yung asawa niya maglakad sa pulpit eh. Hmm. Sama ng CPU. Ayaw niya kung ikaw wala daw yung asawa niya. Ayaw na mag-pediction. Wala na rin asawa niya, umalis na rin. Balay na rin mamatay siya. Wala man, wala na. Wala. Oh, sasama ka daw doon sa paglinis, sa pag ano doon. Oo, magkano? Magkano ang bigay? Magkano? Naguhugas ang linis, so, ano pa, dada mo. Gawalis. Kinatrabaho niya doon. Sige mo, mabuti na yan kasi wala. Oo, magsikap ka. Para hindi kayo magugutom. Laging kain pag meron ganyan. Si Ate Ruby. Opo. Magsipag-sipag si Ate Mila. Pasweldo niya. Buti nga siya kahit ganito, nagtatrabaho siya. Nagsisikap. Ano? Oo, sir. Aram talaga yan. Nagtatrabaho. Pinipilit niya makatrabaho. Naglalabada. Kung sinong tumabos sa kanya, maglabada, ano lang kagad yan. Ngayon, wala siyang trabaho? Yan na lang, sa ano, sa school. Ah. At saka, mabarbecue. Mabarbecue. Magkano ang bigay sa barbecue? 100, isang gabi. Isang gabi, pwede na. Libre pagkain. Oo. Libre. May panggasto na rin. Dadalhan ka ng barbecue? O, nagdadala yan. Gabi-gabi, dadala. May hotdog, may paan ng manok, may dugo. Siguro yung tira nila, pinauwisan niya. Oh, nananagitis daw siya. Ano yun? Nananagitis. Ano yung nagitis? Direct nga, dyan sa dagat. Ah, si, kumukuha si ng mga shells. Oo, shells. Ah? Ah, mananagitis siya. Bibigyan ka daw niya. Ah, bibigyan mo ako ng tagitis? Okay nga na to. Ano pa yung tagitis? Parang yung kabibig, ano? Yung ano? Parang maliliit na... Maliliit lang yan. Maliliit lang kabibig. Malagsim. Ganun pala yun. Sarap yun sa miso sa udo. Oh, pampagatas yun sa mga buntis, ano? Sa mga bagong panganak pala. Sa mga buntis to. Pampagatas yun. Balik ka na naman. Yung mga araw, pag wala, wala siya trabaho sa school, sabi niya, mananagitis siya, bibigyan ka. Sige, thank you. Listo yung managitis, ano? Minsan binibenta niyan, naka 100 siya. Binibenta niya, nalagay sa plastic. Maraming bibili dito. Ganyan, ibibenta pa ganyan. Nakaka-100, kung baka anong benta niya.
Di ba ganyan si Ate Mila? Ay, ano pinagagawa na lang nito eh. Pag hindi ka sana, hindi mo talaga siya maintindihan. Kagaya ko, medyo nahihirapan akong maintindihan siya. Okay na lang ako ng okay kay Ate Mila. Buti ho, inaayos na yung bahay nyo. Oo nga, hindi naman sir. Tapos wala ng budget. Sino ang nagpapaayos? Yung anak kong isa sa Manila, umuwi dito nung November. Nung kista rito. Okay. Eh sabi niya, ano po itong bahay natin? Kawawa naman. Mag-ano tayo, umpisa natin. Umpisa lang, wala na. Baka nag-iipon pa, dahan-dahan yan. Ewan ko. Pag nagkapera siguro sa susunod ng mga buwan, itutuloy na. Ito, mayroon na din forma dito. Semento. Pagbuhos na lang. Pero yung iba, may mga buhos na kapon nyo. Tapos yung dito. Pag tag-ulan, papasong tubig malaki. Malaki yung tubig dito. Kaya, ang ano, palibutan ng semento para hindi na ang tubig pumasok. Kaya pati isda nandyan lahat. May isda dito? Yung dalag. Dalag, oo. Yung mga isda dito sa tabang, pati yung mahaba, andyan sila, pinapanood namin. Meron din. Magulat siya. Natulog na lang siya. Malaki. Ay sabi ko nga, kahit saan siya pwede dumaan eh. Kung talagang gusto niya. Ha? Saan? Dito ang wakwak. Diyan. Butas ano. Dito pa. Wala ba ang buhok? Wala ba ang bumaba ang buhok? Tapos nakaganyan. Ganon. Malaki ang mata. Ganito, puti daw, nakaputi. White lady. White lady. Oo, kasi masukal dito, Ate Robby, Dito, dalawa sila. Ganun pala ang sitwasyon nila dito, Kapuni. Sana matapos yung bahay niyo, kuya, ano? Para maging komportable si nanay. Pag nagkapera, unti-unti, kahit isang sakong semento, tapos buhangin, grabita. Pangangadi. Maging komportable sila. Ha? Alas 12. Ano? Nakita niya alas 12. Alas 12 mo nakita. Nagpipisbook siya. Nakita daw niya. Ganyan lang, kahit yung tutulog, ganyan lang yan. Ang pinto namin, ayun pa, Saan? Pwede pa siya kung ano. Ayun yung pinto. Natatanggal siya, hindi siya nakadikit sa dito. Pwede natanggalin na ang pinto namin. Magsasawa lang siya kakatingin. Unasawa na nakatitingin kay... inaano siguro yung buntis, may bata. Kaya, buntis ba siya? Mabango daw yan ng aswang eh. Ilang buwan na? Sabi ko, 8 months. Baka kaya nag-aano kasi buntis. Naamoy niya. Naamoy yan. Yung dila daw mahaba. Ganon. Dapat may itak kayo, kuya. Lagi nakanda ang itak kasi doon, butas doon, no? Nakawalisting din, patunugin niyo yung walisting. Oo. Tinatakpan niyo lang ng kumot. Oo, kasi bukas na bukas, Oo. Mama! Nalindol. Mama! Oo. Mama! Nagdadasal siya nung lumindol.
swerte nung dumating kayo. May bigas kami. Oo, andito. Asan yung ating bigas, Pepa? Meron tayong sponsor, nanay, si Tita Sally C. Nagbigay siya ng 2,000 na grocery sa inyo. Si Tita Sally. Tita Sally? Yan, meron kayong 10 kilong bigas. Opo, galing sa kanya. Ay, salamat po, Tita Sally. Yan, tapos meron tayong mga groceries na binigyan sa amin. Binili kay nanay. Itlog. At yun po talaga, nagluro lang po kami. Kay pupunta yung bigas namin. Maraming salamat po. Meron dito itlog. Lagain nyo. Ang dami. Mickey. May udong. Miswa. May biskuit dito. Yeah, pita, sky flakes. Kita tali. Salamat po. Thank you po. Diba, Mika? Ibabaon mo to sa anak mo. Yung anak mo baon sa school. Tapos snack ni nanay. Mayroon ditong mga dilata. Yan, sardinas. Okay. Unipak. Mackerel, fiesta. Fiesta. Deep loaf at saka corn beef. Corn beef. Yan. Wow, ulam. At mayroon dito si Tita Nini Purlagdan na pang hapla sa mga... Langis. Tita Nini, thank you po. Meron na po pang banyos. May sabong pang ligo. May powder. Saka may panghugas ng plato. Ayan. Ate Mila, doon sa plato. Hugasan, maghuhugas ka. Bunak. Labada. Oil. Sibuyas, bawang, asukal. Mayroon dito energy. Itimplahin mo pag umaga. Itimplahin sa baso. Malaking baso. Meron din gatas. Yan. Yan, may gatas. Lagay mo na lang dyan. Gatas na ako. May mga noodles dito. Yan. Lalagyan mo ng ano... Malunggay. May malunggay madida. Ano? Malunggay. Ay, oo, may malunggay dyan. Para healthy. Maraming salamat po, Tita Sally. Maraming salamat po sa biyahe itong binigyan niyo sa amin. Siyempo, wala talaga kami bigas. Naglugaw lang kami ngayon. Napakalaking bagay po nitong binigyan niyo sa amin. Maraming salamat po, Tita Sally. Maraming salamat po. Sana po magkaroon po kayo ng napakaraming grasya, napakalakas ng panatawan, makatulong po kayo sa amin na tulad na yung mahirap. Maraming salamat po. Salamat po. Opo, wala pong ano man. Napakalaking bagay nito sa amin. So, wala naman si nanay, nanigas na talaga yung paan niya. Ano namin niya yung kalagayan. Masapit daw kabuni. Pag di ka, inom akita, no? Uminom ako ng prednisone pag tanghali. Hindi na wala-wala. Umu-okay-okay. Pag ano na, pag gabi, hindi na ako umiinom ng parasitan. Pati yung kabilang pa. Ito pinapabigay ni Tita Pedi. Tita Pedi? Opo, yung laging nagbibigay ng ayuda sa inyo. Lang. Para pagkain kayo. Salamat po, Tita Pidi. Salamat po. Tita Pidi, salamat po. Salamat po sa bigyan niyo sa akin. Sa amin. Napakalaking bagay po nito sa amin. Napakaraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo. Yan. Nenel! Salamat daw po, Kapone.
Bibiyahin eh. Oo. Galing. Nangangaraling yung gabi-gabi. Sa? Opo, ang pera niya pag Pasko. Gabi-gabi yan, nangangaraling. May video, okay? Umaagaw yun ng ano, Mike. Ah, umaagaw siya. Kumakanta talaga. Yan ang ano yan. Tongto siya. Magkanta. Bibili ang pagkain nyo ng anak mo. Wow. Hello. Welcome. Binibigyan daw siya pera. Pinapalakpakan pa siya. Palakpakan tayo. Magandang yay! Okay, sige ha. Aalis na kami. Punta na kami sa ibang mission. Yan, salamat Tita Fede, Tita Sally, sa blessings kila Nanay Marilyn kay Ate Mila. Natrabaho daw siya. Natrabaho siya. Limang araw pa yung sahod. Okay lang yan. Ito, meron ng bigas. Kain tayo. O, sige kuya, thank you. Maraming salamat po. Okay, sige. Maraming salamat po. Thank you. Welcome.